Hello guys, welcome to my vlog. For today's video guys, ako ngayon ang nandito sa bahay dahil maaga umuwi ang aking babing damulag. Sila ngayon ang nagbantay sa tindahan, sila ng dalawang aming dalaga. Kaya ako ngayon ang nandito at ngayon ay hinuhugasan ko ngayon ang aming pinagkainan kagabi dahil hindi namin ito nahugasan kagabi dahil sa gabi na nga kami kumain. Kaya nilagyan na lang namin dyan sa lababo at ngayon hinugasan ko. Pagka-uwi ko dito kasi dumating siya na alas 4 ng hapon kaya gabi na din na hugasan yung mga pinggan kasi galing pa ako sa mga nag-iikot ako sa mga tindahan, nag-aano ako sa mga sigarilyo nga dahil nga nagtaas na nga. Tapos ngayon medyo meron akong nakitang medyo mababa ng 2 piso. Kaya doon ako nakabili at saka dumaan na rin ako ng palengke, namili ako lang pala. Bumili ako ng ulam. Kasi wala pa kaming ulam. Tapos ngayon wala rin akong nabiling isda. Gusto sana niya magsabaw kami ng isda kaso nga wala ring nabiling isda dahil walang isda ding tinda. Meron naman siyang kaso nga lang yun ang pinakaayaw niya na isda, yung bangos tilapia, yan ang niya. Kumakain naman siya kaso lang patikim-tikim, hindi katulad sa mga ibang isda ba na kinakain niya talaga yun sa bangos, talaga hindi siya ganun ka sa bangos. Kaya ang nabili ko ay yung manok. Kaya bago ko linisin yung pinamili kong manok, tsaka may binili pala ako guys ng gusto kong sa Bisaya sa amin. Tapos sabi nila nga yung tawag dyan, seaweeds. Kaya yung ginagawang ulaman. Kaya yun ang nabili ko. Kaya hugasan ko muna yung mga hugasan bago ko yung linisin. Kasi maliit lang talaga yung lababo namin. Kaya kailangan ko muna linisin ang mga plato para maitabi. Para may mapaglagyan ako. Kasi ayun nga, maliit lang siya. Kaya ayan, hugasan ko na siya para ilagay ko muna to siya din. Pagkatapos kong siyang hugasan, ilagay ko din siya sa ref. Kasi kinabukasan pa din yan siya maluluto. Kasi ngayon, ang uulamin lang namin ay yung gusto nga. Kaya maghahanap kami ng iba pang dagdag naming ulam mamaya. Kaya yan lang yung inano ko. Na yung nakita ko talaga sa palengke. Kaya sa katagalan nito guys, magkaroon na kami ng pakpak kasi halos sunod-sunod na kami nagluluto ng manok, baboy, ganun, tas gulay, baboy, gulay, parang ganun na lang din siya, tas paulit-ulit na lang talaga kasi nga pag ka nga dito, talagang kunti lang talaga ang makikita mong nagtitinda ng isda kasi nga talipa pa lang siya. Hindi siya katulad sa ibang palengke na malaki, dito maliit lang ang talaga si talipa pa nga lang. Kaya ilang na mesa lang yan ang nagtitinda dito ng mga isda dito sa amin. Kaya pag pumunta ka doon ng alanganin na sa oras, pagdating doon wala na talaga kang mabibili doon kasi nga maaga yung mga tao nag magsibilihan. Pagdating mo doon, mga tira-tira na lang sa iyo. Hindi katulad sa iba ba na malaki na malawak, maraming nagtitinda kaya marami kang mapagpipilian. Dito lang yata sila, 4 na lamesa lang or 5. 5 lamesa, parang ganoon. Kaya talagang minsan masakit din sa ulo kung mag-isip ng ulam araw-araw kasi nga yun talaga ang pinaka number one problema natin sa lahat, yung ulam natin araw-araw. Sasabihin natin kung ano naman kaya ang ulamin natin, kaya ngayon na uwi kami sa manok, char. Kaya always nilang manok. Kaya lilipad na tayo dito sa susunod na ayan, hinugasan ko na yung gusto para mamaya yan ang anuhin namin, pakuluan na lang namin siya para lagyan ng mga sibuyas, kamatis, luya. Ayan, ulam na yan.
kasi sanay naman tayo sa mga pagkaing mga may pagkaing mga mahihirap. Pero meron ka rin yung ano, kasama ng tuyo. Pero ngayon guys ha, hindi, wag nyo lang nilang lang yung tuyo. Kasi dahil ang tuyo ngayon ay hindi na pangmasa ang presyuhan. Dahil ang kilo ngayon sa tuyo, tag 400, 500, 600. Kaya wag nyo nilang lang ang tuyo. Dahil pangmayaman na rin siya, no? Hindi siya pang mahirap. Dahil itong ano, itong gusto nga ano to, magkano tong kilo nito? 1/4 niyan 50, di kalahati 100, edi 200 ang isang kilo. Kaya hindi na talaga masasabi na pangmahirap siya na pagkain kasi napaka mahal-mahal ng mga pilihin ngayon. Lahat na lang talaga nagsitaasan na wala na talagang mura ngayon. Nako. Ang meron siguro yung mura ngayon, yung mumurahin ka ng malutong ng tao. Char. Kahit gaano gawin mong tipid, sabihin mong magtipid ka, eh talagang hindi ka na makakatipid dahil sa mahal nga ng bilihin. Magulay ka man, sasahugan mo din, magkano din yung kilo ng baboy. O di, magkano na rin yung kilo ng manok. Ganun din, parang wala na nga kahit anong gawin mong hanap ng ano. Mura, wala na talagang mura ngayon. Lahat na lang talaga nagtaasa na talaga. Ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching guys. Bye bye.